Hello everyone, welcome to Yolanda Kitchenomics. Please don't forget to subscribe, like, and share. So today, ang ating recipe ay, kung nakikita nyo ang ating bulalo. Yan, ang ating bulalo shank. Yan po. Meron po dito tayong binili sa meat shop. Ayan. Opo. Bali, hindi na po inabot ito ng 1 kilo. Bali, 800. Pag sukat ko po is 800 grams lang siya. Hindi siya inabot ng 1 kilo. 800 grams lang po. At maglagay po tayo ng water dito. Yan. Meron po tayong prepare na water. At ito po yung mga ingredients niya. Meron po tayong prepare na onion, yung ating onion leaves. Ito pong palasa natin, sonar cube. Pampalasa is ang ating dato puti. At ito po yung ating peppercorn, yung whole paminta. Yan. Itong sweet corn, yan ang ating cabbage. Later po, pipitas po ako doon sa taas na yan ang aming pichay. So, hindi ko po ito mailalagay sa viewing, pero mamaya maglalagay po tayo ng pichay. Sige, so umpisahan na po natin magpakulo ng tubig. Yan, balikan po natin. So ito na po yung tubig na ating ilalagay. Kung magkulang po mamaya, dadagdagan po natin. So on po natin yung ating ito. So hanggang sa kumulo at lagay po natin yung ating mga yung bulalo shank. So ito na po, oh, meron siyang bone marrow. Ilalagay na po natin dito sa ating tubig. Isa-isahin po natin paglagay para hindi po mag tubig yan. Okay, hayaan lang po natin mapalambot natin ng mga hanggang sa mapalambot natin. Takpan natin, ganyan. Hello po, ito na po, mag-harvest po tayo ng ating ilalagay sa ating bulalo. Ayan po, may pichay dito. So, kukunin natin yung ating tanim. Yan, maglalagay lang po tayo ng at least 2 na pichay. Ito po, harvest natin. Ito po, pichay. At least 2. Kuha tayo ng 2. Kasi ito, ano na, pwede na itong i-harvest. Harvest na lang natin. Ayan. Walang problema dito sa amin yung gulay. Kasi ang daming gulay, pwedeng makain. Pansahok na lang ang kulang. Ayan. Meron na tayong gulay para sa ating bulalo. Ayan, kumukulo na. Medyo matagal pa, 2 to 3 hours mapalambot, pwede naman gumamit tayo ng pressure cooker yung mayroong available sa inyo. Pwede pressure cooker para mas mapadali natin yung pagluko ng ating bulalo at nang makakain tayo ng mas maaga. Ito na nga po, dito ko na lang transfer. Nilipat yung ating bulalo para mas mapadali po nating maluto sa pressure cooker na lang. Makakatipid po tayo sa gas. Ayan. Hintayin po nating mapalambot. Siguro at least mga 30 minutes po. At least meron na tayong pressure cooker ngayon. Dahil mahal ang gas, kailangan din minsan, kailangan nating magtipid. Mabuti kung meron tayong yung mga panggatong lang na panluto. Kaya yung uling. Pag mga ito na magpapalambot ka ng karne, pwede gumamit ng uling o kaya mga panggatong. O kaya kung meron kang pressure cooker talaga, yun na lang mas magandang gamitin. May choice tayo para mapalambot natin ng mas madali ang ating karne at makatipid din tayo ng gas. Yan, nag-umpisa na po siyang mag-pressure. Kailangan lang pagka gumagamit ka ng pressure cooker, ita-time mo talaga. I-time mo yung kung anong oras, yung kung kailan siya nag-umpisang mag-whistle, diyan ka na mag-time kung ilang minuto at least. Yan, nag-whistle na siya. Oh. So, after 30 minutes, papatay natin yung ating apoy. Yan.
habang nagpapakulo pa tayo, pinapalambot po natin yung ating karni is hiwa na po tayo ng ating mga iba pang sangka. Sir, 13 minutes na po po natin yung apoy na. Okay na to. Sir, 13 minutes na pagpapakulo. Then, ang gawin po natin sa pressure cooker natin, angatin po natin ito para lumabas po yung pressure niya. Para maalis na yung pressure niya at ma-open natin. Kasi hindi pwede ito open ng diretso. Dapat wala munang sound yan, yung ating ano dyan. Nawala muna. Wala na. Malaking tulong din talaga yung merong pressure cooker. Laking tipid na sa gas. So, ilagay na natin itong ating sibuyas. Kasi may pinalambutin natin kayo sa rice cooker. Sa pressure cooker. At ang ating corn, yung ating paminta na buo. Kasi pag magpapalambot tayo talaga na hindi tayo kagamit ng pressure cooker, abutin tayo ng at least 2 o 3 oras na pagpapakulo, pagpapalambot ng karne sa mahinang apoy. Yan ang advantage din ng merong pressure cooker. Pressure cooker. Yan, ilalagay na lang natin ito para mapalambot pa natin ng maayos itong ating mais. Sweet corn. Binili ko to ng 20 pesos bawat isa. 20 pesos bawat isa. Bumili ako ng 3. Ilagay ko na lang lahat dyan para mas masarap pa yung ating lulutuin. Niluluto pala na bulalo. Yan. Tamang-tama lang po ngayon kasi maulan dito. Maulan ngayong hapon. Ito po yung special request ng aking mga anak. Kaya nagluluto po ako nitong bulalo. Tamang-tama po kasi maulan. Meron tayong sabaw. Yan. Hintayin po nating maluto yung ating mais. Yan po. Talagang after 10 minutes yan, medyo malambot na tinikman ko kanina. Okay na yung mais. Lagay po natin itong ating pampadandag lasa na nor cubes. Request ko kasi ng mga anak ko na lagyan ko ng nor cubes. Beef po yung beef flavor ng nor cubes. Yan po. Magdadagdag po tayo ng patis. Patis pa, medyo ano siya, kung kulang pa yung alat ng ano nyo, lagay kayo ng patis. Hindi lang. Nadagdag ko tayo ng patis pa kay kulang pa. Medyo, hindi pa siya, ano, kulang pa ng alat. Bali po, ang paglalagay po ng patis is naaayon po doon sa kung gaano gusto ninyo na kaalat or depende sa panlasa po ninyo kung medyo makialat kayo, lagyan nyo pa po ng patis o kaya asin. Lagyan na rin po natin yung ating cabbage. Cabbage natin. Huwag masyadong overcook. Mapatama lang. Papaibabaw na rin po natin itong ating pinitas na pichay. Fresh na pichay. Huwag na lang kung natin i-overcook ng ating magulay. Mas masarap pa kasi yung hindi overcook ng gulay. So,
kung magkulang pa po kayo ng alat, pwede po kayong magdagdag kung kayo po yung magluluto ng ulalo. Ready po na to. Ready na to. Patayin na natin. Malambot na po yung ating karne kasi nakatulong talaga yung pressure cooker para mapalambot natin yung ating karne. So yan po, patayin na po natin yung apoy. Yan, patayin natin yung apoy na. Okay, done. Meron na tayong masarap na beef bulalo. Tamang-tama po sa malamig na panahon dahil maulan dito ngayon. Request po ito ng aking mga anak para sa aming hapunan. Yan na po ng ating bulalo. Kung napapasin nyo po, wala na pong gulay dyan kasi inalis ko na po yung gulay. Nilagay ko po sa ibang plato para hindi po siya ma-overcook. So, maglalagay na po tayo dito sa ating serving plate. Serving bowl. Kuha po tayo ng mais. Yung mais natin is ang lalaki ng hiwa. Kasi mura naman yung bili natin. Kaya nilagay ko na lang lahat yung ating. Mainit-init pa po. Tamang-tama. Kasi ngayon ang panahon dito, malamig dahil maulan. Maulan po dito sa Tacloban ngayon. Ngayon sa araw na to, May 2, 2023. Kahapon po, Labor Day. Nagpunta ko po kami ng dagat kahapon. Nagdala po ako ng gumawa rin po ako ng humba at saka nagluto ako ng humba, pork humba at saka barbecue. So sa vlog ko po, tingnan nyo rin po doon yung kung paano ko po niluto yung aking ginawa na pork humba at saka yung barbecue. Kung paano ko po minarinit yun. Meron pa ako nyan doon sa aking vlog. Tingnan nyo po yung mga past ko, mga vlog. Yan, ito po ang ating masarap na pour na beef bulalo. Fresh po yung ating pichay kasi bagong pitas po natin kanina doon sa ating garden. Yan, di ba po? Napakasarap. Talaga naman. Napakasarap po yung ating ulam. Ayan po. Mainit-init pa po yung ating sabaw. So, optional pong lagyan ng, kung gusto nyo pong maglagay nito, yung onion, leaves, spring onion, pwedeng-pwede po. Pangpadagdag po ng lasa sa inyong sabaw. Yan.